para ma-survive nyo ang newborn stage. Eto siya lahat, guys. Hello mga Moshies and welcome back sa ating channel! And for today's video is very excited ulit ang inyong Mommy Jude dahil I think na very helpful ito para sa mga first-time moms out there na kagaya ko, lalong-lalo na dun sa mga first-time moms na buntis pa lang ngayon and nagpre-prepare ng mga gamit para sa kanilang newborn baby. I know, as a first-time mom, sobrang overwhelming niya. That's why I came up with this video a year after yung mabibigay ko sa inyong information is a good review. A year after, ano ba talaga yung mga newborn essentials? Talagang nakatulong sa akin, nagpagaan ang buhay ko as a first-time mom. So, disclaimer lang mga mommies, this video, I will not tackle about all the newborn essentials. For this video, is ipapakita ko sa inyo yung aking top 10 newborn essentials talagang makakatulong sa inyo as a first-time mom para ma-survive nyo ang newborn stage. Eto siya lahat, guys. So, meron tayong 10 items lang. So, without further ado, let's start! My first favorite newborn essential is talagang para sa akin. I can't go a day without it. Ito na nga, i-reveal ko na. So, ito yung aking nursing pillow. O, diba, buhay na buhay pa siya. This is from the brand Canadian. Canadian to. And regalo lang to kay Yayang ng baby shower. Why this is my favorite newborn essential because as a breastfeeding mom, sobrang naging challenge talaga sa akin yung positioning sa pagpapadede. Kasi pag first time mom ka, hindi mo talaga alam kung paano i-aangkla. Ang boobs ng mom shinyo ay hindi kalakihan at hindi siya yung pwedeng mag-adjust. Stay put lang siya. Yun ay naging struggle ko kapag medyo flat-chested ka. No? Baby talaga yung kailangan mag-adjust. So yun talaga naging struggle namin at ang hihirap kasi kailangan ko talagang i-lift si baby at ilapit talaga sa bubelya ko para makadede siya. Imagine, every 2 to 3 hours, nagdedede siya sa akin. Tapos, kailangan elevated yung kamay ko talaga. Sobrang naging helpful to kasi isusuot mo lang to sa waist area mo eh. Halimbawa, ito yung inyong waist. So, isusuot mo lang siya ng ganyan. Yan. Ito yung, kunwari ito yung bewang nyo ha. Isusuot nyo lang siya. Tapos, lalagay nyo lang dito si baby. Tapos, sakto na yon yung sukat niya. Ipapatong nyo lang dito si baby. Tapos, sakto na siya sa bubelya nyo. Makakadede na siya. So, comfortable siya for the mommy. Comfortable din siya for the baby. So, tagay nakapag-save na hindi ako sobrang manakit yung katawan. Ito yung sumasalo ng weight ng baby ko kapag ka pinapadede ko siya. Ginagamit din namin to pag halimbawa papavaccine. Ano ko parang ginawa kong portable to. Kung totoo yung asawa ko, kailangan lagi niyang dala to. Parang akala mo portable tong una na to. Ang laki-laki, diba? Ginagamit siya for one purpose dahil dual or triple purpose siya. Katulad ito, ang first purpose niya is nursing pillow. Second purpose niya is dito ko paminsan pinapaburp si Yayang. Ayan, papakita ko yung picture niya. Na makikita nyo na pinapata ko dito si Yayang. Para isa niyang purpose is, ito, sobrang helpful nito kasi ito yung uda na nilalagay ko sa pagitan ng legs ko. Papakita ko dito yung sideline position. And kung ano yung nakalagay dyan sa pagitan ng legs, kapag naka sideline position yung isang mommy, ito din yung gamit ko kasi, okay, so, we're done with the nursing pillow. Ang next ko naman talagang sobrang naging helpful para sa aming breastfeeding journey ni Yaya. Eto, I love this. Regalo lang din to ha. Ang tawag dito mga mommies, muslin cloth. So, sasabihin ko kung gaano ka-multi-purpose itong ating muslin cloth. Ang kagandahan nito is yung manipis yung tela niya. Oh. So, ganyan siya kalaki. Di ko alam kung anong sukat nito. Pero, ang ginagawa ko kasi dito mga mom. Ito na yung nursing cover ko mga mom. Siyang ginagawa ko lang. Itatali ko lang siya. Ito lang yung tip lang yung itatali ko. Ayan.
idadouble knot ko lang siya. Ipapasok ko na sa loob si Yayang. Tapos, saka ko na ilalabas yung dede ko. Sobrang breathable niya for Yayang. Also, hindi rin siya uncomfy sa akin kasi hindi mainit yung tede na to. And believe me, mga moms, dai, habang papadede ka in public, tagaktak talaga ang pawis mo. As in, literal na tagaktak. Kasi sobrang haggard. Kaya tinigil ko yun. Tinigil ko yung pag-nursing cover. Sabi ko, kalokohan na pag-deliver. Hindi naman. Tinigil ko siya. Tapos naisip ko na, eto na lang, naisip namin, sabi ng asawa ko, italigin na lang natin yan. Tapos mag-ganyan-ganyan ka na lang, balabalabal doon. Ayan, so malaki yung tela. Tapos perfect talaga siya para sa nursing cover ni Yayang. So every time na lumalabas kami, hanggang sa nagbe-breastfeeding kami, eto lang talaga laging dala ko. Kasi nga, may iba pang purpose to, mga moms, as sabihin ko sa inyo. Again, ang purpose talaga nito, mga moms, is pang swaddle siya ng baby. So, magkahanap ako ng picture ni Yayang na nakaswaddle siya. Ayan, gamit itong ating muslin cloth. Diba, dun sa mga listahan ni newborn essential is nakalagay doon na kailangan mo ng receiving blanket, kailangan mo rin ng blanket niya para sa higaan niya. Ito, it can serve as a receiving blanket or swaddle kapag kalabas ni baby mo. Sobrang dali kasi niyang dalhin. Nipis-nipis lang niya. Kaya mo siyang tiklopin ng sobrang liit na magkakasya siya sa baby bag ng anak mo. Ayun, lastly, ang pinaka na-discover kong another use niya is ito na rin yung ginagamit ko, stroller pad ni Yayang. Hindi ka na magdadala lang kung ano-ano pang ano, aksesorya, di ba? Ito na lahat. So, bilangin natin mga moms kung gano'ng kadami yung gamit nito. First is yung nursing cover if you're a breastfeeding mom. And pangalawa is swaddle or receiving blanket. Pangatlo is blanket, just a plain blanket pag sa pain. And pang-apat is pwede siyang gawing stroller pad. So, for use para sa isang item, kung magkano ibabayad mo dito, sobrang sulit niya. And it, this is, I'm very proud na isa to sa mga na-discover ko ng mommy hack para kapag may newborn ka. So, para sa ating namang third item, of course, hindi mawawala sa listahan ko yung ating lampin. Konting story sharing lang, namimili ako para sa gamit ni baby. Sobrang hindi ko mag-get. Okay, kailangan ko ng lampin. Nasa listahan yung lampin. Tapos, may bird's eye. Tapos, meron din, ewan ko, ano ba tawag doon sa isang lampin? Pero sabi ko sa nanay ko, maano yung bird's eye? Ano kaibahan doon? Tapos may lampin pa. Litong-lito na ako kasi ang daming kailangan, di ba? Tapos pag first time mom ka naman, di mo naman alam kung ano ba yun, ano ba itsura na. Ito yung isang lampin, mga moms, pero hindi ako bumili nito. Ito yung alam kong lampin, mga moms, yung sobrang nipis. As time goes by is, ano siya, panipis siya ng panipis. Ito yung alam kong lampin. Ito ko, ito yung lampin pag napunas ng uhog ng mga bata, ganyan, laway and stuff. So, meron pa pala isang uri. Ito nga yung bird's eye na lampin. This is already 1-year-old lampin. Magagamit pa siya ng aking second baby kasi ganda niya. Hindi siya numinipis yung tela niya. At hanggang ngayon, mga moms, ginagamit namin itong lampin at hindi ito mawawala sa baby bag namin. So, ito palang ating lampin is hindi lang siya isang purpose lang. Marami na nauso ngayon eh. May burping cloth yung medyo pahaba siya. Ganyan, parang pahaba siya. Yung isasampay mo siya dito para pag pinapaburp mo yung baby mo, eh sakto yung size yung pahaba. Para dun siya lulungan. So, ito na rin yon. Yung lampin, pamunas mo sa kung ano man yung gusto mong punasan sa baby mo. At ito na rin yung burping cloth. So, nung pumunta ako sa mall, kasi since may nakalista sa akin na burping cloth, washcloth, ano, nalito ako. Ito, burping cloth to, yung ganitong pahaba. Diba? Bumili pa ako nito, mga moms. Hindi ko pala nagamit. Actually, ginagamit na lang namin itong washcloth ni Yaya na pamalit. Pero, hindi ito yung favorite washcloth ko. Papakita ko sa inyo. Ayaw mong ipakita yung itsura ng washcloth na paborito ko. Malalaman nyo talagang paborito namin mag-asawa kasi makutim na siya. Lalo na lalibag ng anak ko, dumikit na sa washcloth na yun. Isa na siyang memorabilia. Yun yung ating third item is yung lampin. At ang ating fourth item is makutim-kutim. Itong ating makutim-kutim na bimpo. So, ito talaga yung perfect washcloth na ginagamit ko for Yaya. Kapag naliligo siya, syempre kailangan niya ng sabon at top to toe wash, ha? Pwede ko na didiscuss dito kasi
alam niyo na yun, di ba? So, sobrang helpful sa akin ito. And hindi na kami sanay maligo si Yayang nang wala siyang bimpo. Yung ano to eh, bigay lang to sa ospital. So, nung na-check-in, ano ba tawag doon kapag in-admit? Nung in-admit ako sa ospital, meron silang pakit, may mini kit yung Ira General Hospital. Doon ako nanganak, mga moms. Tapos may kasama na siyang bimpo, thermometer, tsaka yung nasal aspirator na paborito ko. Ito talaga yung nakapag-create ng mas mabulang effect doon sa mga tatoto wash ni Yayang. Hanggang ngayon, ginagamit namin ito, mga moms. Kaya ganito na siya kakutim. Hindi siya maputi. Kasi at nalibag ng anak ko nandito. So, babasain lang namin to. Tapos, lalagyan ko lang to ng tatoto wash na konti lang talaga. Drops lang. Tapos, yun na. Pang kuskus na. Kasi, bulang-bula na girl. For some reason, yung type ng tela nito is panghilod siya talaga. Kasi, hindi naman siya ganong kagaspang. And, it makes sense. Kasi, ito yung kasama sa kit ng pagka in-admit ka sa hospital. So, they know na talagang magagamit mo to. So, that's my fourth item. And para sa aking fifth item naman, isa to sa nagustuhan ko at really must have and newborn essential ni Yayang. Siguro karamihan talaga ng ospital is bibigyan ka nito sa pakit nila. Ang pinakamagandang nasal aspirator for them is yung free ng ospital. Diba? Hindi mo kailangan bumili, hintayin mo na lang yung free. Bigyan naman yung sarili mo. Bigyan ka nila ng free. Para makuha mo yung sipon ng newborn baby mo. Pe-press mo lang to, papasok mo sa butas ng ilong niya, tapos, i-release mo lang. Ganun lang kasimple. At, for some reason, siguro dahil sa material nito, na yung goma, and yung design niya talaga, grabe makahigop talaga ng sipon. Kasi, isang tirahan lang ng ganun, tanggal talaga yung sipon niya. Kasi yun yung isa pa mahirap sa baby talaga. Mahirap ding gupitan ng kuko. At napakahirap na kuhanan ng sipon kapag sinipon yung baby niyo. Kaya yung iba, sip na mommies or daddy, sinisip-sip na lang yung ilong ng baby. Pero kung madidirihin kayo, eto, perfecto. Hindi mo na kailangan magsip-sip galore ng ilong ng baby mo. Kasi kayang-kaya niya i-suction yung sipon ng baby niyo. Siguro mga isa-dalawang trial lang na gano'n. Wala na. Wala nang lalabas. Tapos para malaman mo, kuha ka lang ng wipes. Tapos ganyan-ganyanin mo lang, oh. Tapos pasok ulit sa kabila. Release. O, diba? Pasok. Release. Kailangan may buwelo yung pag-release mo. O, diba? Naririnig niyo yung sound na yun. Talagang grabe yung suction nun. Talagang bonggang-bongga to. This is in my favorite newborn essential. My free nasal aspirator care of my hospital. Okay, so let's move on dun sa kanina ko pa minimension na isa pang item. Dahil sobrang, actually hindi lang newborn mga moms eh. Hanggang sa maging toddler yung baby nyo, medyo mahirap talagang gupitan ng kuko ang baby. Kaya diba, yung iba, nilalagyan na lang ng mittens kasi hindi talaga nila kaya or in-nail file lang yung kuko ng baby kasi nakakatakot talaga mga moms. Isa yun sa pinaka-daunting task kapag may newborn kasi sobrang liit ng daliri nila. Sobrang lambot ng kuko tapos kailangan mong in-nail cutter, alam mo yun. Tapos hindi mo kakayanin yung thought na masusugatan mo siya. Ito ay pamana lang sa akin ng aking sister-in-law. Gamit to ng kanyang first and second baby. So, may third baby na siya ngayon. Paglabas ng baby niya is i-hand me down ko na ulit sa kanya. Yung brand nito is Safety First na nail cutter. Hindi ko na kaya maghinuko kung hindi ko magamit itong Safety First. Pero sobrang dali nitong gamitin, mga moms. Kaya ito ko favorite. Okay yung grip niya. Itong design na to pa ganito, saktong-sakto lang siya. Tapos lumalaban siya, lumalaban yung kapag binaba mo siya ng ganyan. Ano na siya, family heirloom na siya ng aming pamilya. Kasi lahat sila magpipinsan, nagamit to. At pinagpapasapasahan lang namin, dalawa ng aking sister-in-law. Para sa ating seventh item is itong aking all-time favorite na baby wipes. So, I'm a cherub user baby wipes. Nag-try ako ng ibang brand. Nag-try ako ng organic. Tapos ito, nabili ko lang siya
sa Pure Gold. And from the day na natry ko siya, is ito na yung gamit naming wipes up until now. But kung gusto to, pag bibili kayo ng wipes, mga moms, make sure na may takip. Kasi mabilis matuyo kapag ka walang takip na ganito. As time goes by, nakakadumi tong sticker dito. Nawawala na yung dikit nito. Hindi na siya nadidikit na maayos. So, clinical test at alcohol free, which is very important and hypoallergenic kasi ayaw natin ma-detect yung pentamine. Pag nagpupasiyayang sa daan, ito lang yung wipes na kaya talagang maglinis ng pupo niyayang kasi sobrang watery niya. As in, kahit ang tagal na nito, pakita ko sa inyo. Paborito namin to kasi isang wipe lang, sobrang basa niya. Pakita ko sa inyo. Ayan o. Oh. Or pigain ko. Ayan o. Oh. Kita niyo. Ganyan kadami yung water niya. Imagine, if you're outside, nagpoop yung baby niya. Hanggang ngayon, ginagamit ko to kasi pag nasa biyahe kami, tapos nagpoopo si Yayang, kaya ko siyang palitan doon sa sasakyan. Kaming dalawa lang. Basta, meron akong cheru na baby wipes. Kasi tingnan niyo, napiga ako na, di ba? Sobrang daming water, di ba? At ang taga na nito ha, kasi hindi na kami masyado nagwa-wipes. Hindi siya natutuyo. It's for me the best. Ito na talaga yung holy grail ko pagdating sa wipes kasi sobrang helpful nito if you're gonna clean something. So, bawa may nalagyan ng poops dito, madali lang siyang punasin kasi basang-basa yung wipes mo. Underrated lang tong brand na to ha, pero comment down below mga mommies. Alam ko mayroong mga Cherub user dito at love na love din tong ating wipes na Cherub. You need that mga moms, hindi para sa puwet ng baby, ng newborn baby nyo ha. Para lang linisin kung ano man yung mga mamamansyahan ng pupo kapag ka lilinisan nyo na siya. So, yung ating eighth item is, ito talaga, laging akong may dalang ganito simula newborn sa baby bag. Favorite ko to and talagang hindi mawawala kapag may newborn ka kasi every 2 to 3 hours nga is pupupo siya. Kasi paminsan ng mga baby, pag ano silang pumupo, kung kailan mo sila tinanggalan ng diaper, dun din sila iihi. So, habang nililinis, yun pa isang struggle at isa sa mga hardship na pagdadaanan nyo, yung mga buntis dyang mga viewers, is habang nililinisan mo yung pet niya, kasabayan ka niya ng ihi. Diba? So much fun! Dahil para handa ka at hindi ka ma-stress, dahil mahirap magkuskus-kuskus or magpatuyo ng kobre kama kapag habang nililinisan mo siya. Kailan tinanggal mo na yung diaper, ano, saka siya iihi. So, para secured na kahit tinanggal mo na yung diaper, sisusot mo na yung bago niyang diaper, yung interval na yon, segundo lang yon mga moms, pero believe me, for some reason, si Yayang, kaya niya akong asarin doon sa segundo na yon at kaya niya umihi, diba, ng within that second, na isusuot ko yung diaper niyang bago at tinanggal ko yung kanyang diaper na may pupo na or basa na wee. And this is very helpful. Pwede kapag ito siya maligo, ilalagay mo siya sa ilalim, tapos saka mo ilalagay yung kanyang towel. Kasi, again, kapag kaasarin ka ng baby mo, iihi siya habang ilalagay mo siya ng lotion, nappy cream, doon siya iihi. So, kailangan ready ka, mommy. Diba? Ready ang ating kit. Waterproof. Hindi madudumihan ang ating kobre kama para hindi madoble ang ating trabaho. For my ninth favorite newborn essential is hindi mawawala kapag may newborn ka ang cotton balls. So, kalimutan mo na ang lahat. Huwag lang ang cotton balls kasi mangangarag ka sa paglilinis ng puwet ng anak mo kapag wala kang ganitong cotton balls. Ang ginagawa namin is kumukuha lang kami ng tapo. Lalagyan namin yun ng top water. Tapos, babanlian ng mainit na tubig kasi lagi naman mang, pag may newborn baby ka, kailangan lagi kami mainit na tubig sa thermos. Babanlian lang namin para maging lukewarm. Tapos, isasawsaw na namin to. So, kukuha kami ng mga ganun, ilang ganito. Tapos, isasawsaw na namin yun dun sa tabo niya. May lukewarm water. Tapos, ilalatag na namin yung kanyang rubber mati. Doon na namin siya ihihiga. Tatanggalin na namin yung kanyang diaper. Tapos, yun na, ito na yung ipapahid mo doon sa kanyang puwet. So, sobrang helpful talaga nito.
And kailangan mo ng maraming ganito kapag may newborn ka kasi yun, paulit-ulit na maglilinis ka ng pet ng baby mo. And ayun, kailangan mo naman namin ganito. So, ito yung favorite namin actually, Happy Cotton Balls. 300 balls na siya. Dahil, lagi kang gumagamit ng cotton balls. Oras-oras, gabi-gabi, para sa baby mo. 24/7. Is, kailangan mo naman namin stock. So, ito kasi, nabibili siya sa mga botika. Sa mga botika sa kanto lang, madali siyang mahanap. Kaya, so, this is a must-have. And, ginagamit ko rin to noon kapag naliligo si Yayang kasi pero dati ginagawa ko, lalagyan ko ng konting top to toe wash, tapos babasain ko to, tapos igaganito-ganito ko sa mukha niya. Yun. Yun yung way ko na magsasabon ng mukha niya. Tapos cotton pa rin para na may water, para naman banlawan yung face ng newborn mo. Ayun, so marami siyang gamit. Tapos ito rin yung gamit ko na cotton kapag lalagyan ng alcohol yung pusod ni Yayang nung hindi pa humihiwalay yung pusod niya. So, lalagyan mo lang siya ng alcohol tapos ipigaan mo lang siya. Ako, pinipigaan ko lang ito. Sobrang daming gamit ito. And of course, pwede itong gamitin sa bahay. Pwede gamitin ng matanda. And this is a must-have. We all know that. Lastly, na aking favorite product. Simula ng dalaga ako hanggang ngayon is paborito ko to. Pero matatawa kayo kasi hindi pa ako, never pa ako nakabili ng sarili kong ganito. Ito yung aking favorite na Lucas Papaw Ointment. So, puro bigay na kaibigan. Kung hindi bigay, Arbor. Hindi, kasi yung aking friend is mama niya nasa Australia. So, kapag umuwi mama niya, natuloy niya ako, besh, anong gusto mo pa sa lubo? None other than Lucas Papaw Ointment. So, sobrang multiple use nito, mga moms. Ito yung naging effective kay Yayang for insect bite, for rashes, mild rashes ha. Pag sobrang lala na, kailangan mo na yung irereseta ng pedya sa'yo na parang may topical something. Pero yung mild pa lang, yung namumula pa lang yung ano niya. Natural kasi to, mga moms. This is Carica Papaya Fresh Fermented Fruit. A local topical application for boils, burns, chafing, cuts, cracks, skin, gravel, rash, splinters, open wounds, insect bites, and nappy rush. So, this is my favorite nappy rush up until now para kay Yaya. And as you can see, sobrang konti na yun. Besh! Baka naman, chari. Wala yung newborn siya. Ito na yung nappy cream niya. Pag namula ng konti lang yung sa nappy area niya, lalagyan ko na nito. And kinabukasan, wala na yung pula. Tapos, ginagamit ko rin siya kapag may insect bite si Yayang. Agad-agad, a-applyan ko ng insect. A-applyan ko agad nito pag nakikita ko may kumagat sa kanya na lamok or may kumagat sa kanya na langgam. Lagyan ko lang ng konting ganito. As soon as makita ko, believe me, hindi talaga nag-iiwan ng mark. Noon, yung sister-in-law ko na parang nakagat si Yayang ng langgam, yung mataba talaga yung pantal. Tapos, nilagyan ko, tapos parang after ilang oras, nakita niya, wala na yung ano, pantal kemerut. Sabi ko, oo, yung ano, maganda kasi talaga to, mga moms. As in, kung gusto nyo na, kung naaawa kayo sa anak nyo, na ang daming kagat, I love this. This is super multi-purpose. One of my hack and sobrang ma-share ko sa inyo. Ayan. Bibili ito sa Watsons. Nakita ko ito sa Watsons. Subukan nyo lang, mga moms. Subukan nyo lang. Holy grail ko talaga ito pagdating kay Yaya. Yeah, that's it, mga moms. So, yung aking top 10 favorites, newborn essentials and must-have for first-time moms out there. And I really hope na nakatulong sa inyo itong video. Sobrang dami kong shinare. And natuwa talaga ako sa decision ko na gawin to a year after kung nagkaroon ng newborn baby. Kasi share ko talaga sa inyo yung experience ko and nalaman ko talaga kung ano yung talagang mga gamit na hindi ko naman talaga nagamit at ano lang ba talaga yung mga essential na talagang importante for my baby. I really think na sobrang magiging helpful tong video na ito na malaman nyo kung ano yung mga newborn essentials na pwede nyo naman palang gamitin sa iba't ibang bagay para makatipid na kayo. And if you like this video, please don't forget to give it a thumbs up. And if hindi ka pa nakasubscribe at bago ka sa aming channel, ay click mo na yung subscribe button down below
And kung hindi naman kalbisan, ay click mo na rin yung notification bell down below para updated ka pa sa aming mga future videos. So, maraming salamat sa panonood, mga moms, and I hope na makasama pa namin kayo sa aming future family journeys. And I hope na makasama pa namin kayo sa mga susunod pang videos. And again, this is Mommy Ju. Thank you very much for watching. See you soon and love you all. Bye!